Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Pwede bang maligo sa gabi? Yan ang laging tinatanong sa akin. Masama ba o mabuti? Explain natin na alamin ang totoo. Yung iba kasi, meron silang mga paniniwala na masama daw maligo sa gabi. Baka daw mapasma, baka daw yung lamig pumasok. Marami pang mga sinasabi-sabi na paniniwala. Pero base sa pag-aaral tsaka sa base sa experience ko, merong mga benepisyo ang pagligo sa gabi. Comment po tayo kung sa gabi tayo naliligo. Unang-una, kung maliligo ka sa gabi, mas presko ang pakiramdam. Gives freshness. Lalo na kung madumi ka sa buong hapon, di ba, pinawisan, mas presko. At pagising mo, masarap ang pakiramdam. Another benefit ng pagligo sa gabi, mas malinis ang pakiramdam. Di ba? Malinis. Isa pa, pag naligo ka, hindi ka magkaka-pimple sa umaga. Kasi kung hindi ka nga naligo, lahat ng dumi na sa buhok mo, tapos pag higa mo, yung dumi ng buhok pupunta sa unan, tapos pag ikot mo ng mukha mo, dyan ka nagkaka-pimples eh. Yung dumi ng buhok napunta sa unan, napunta sa mukha, pagising mo, tigyawat. So, mas malinis ang pakiramdam pag naliligo sa gabi. Pangatlong benefit, mas relax ang muscle. Diba nga sa sauna nga, iniinit, diba, pamparelax. Kung masakit ang muscle, nilalagyan ng hot pack eh. Kaya kung maligo ka ng mainit o maligamgam na tubig, mas marirelax yung mga tumitigas mong muscle. Number 4 benefit, mas masarap ang tulog. Kung meron kang insomnia, pag nakaligo sa gabi, mas masarap ang tulog. Siyempre, mas malinis pakiramdam. Kasi kung madumi, mangangati ka, di ba? Ayaw natin yun. Pero recommended natin, medyo maligamgam na tubig lang. Actually, ako buong buhay ko, sa gabi ako naliligo. Hindi ako sa umaga. Kasi pag sa umaga, pag hindi maligo sa gabi, hirap talaga. Ngayon, sasabihin na iba pa, paano, Doc? Pagod ako, pawis ako. Galing ako sa trabaho, nagbiyahe ako. Kung nagbiyahe kayo, pwede mo kayong maghintay ng 15 minutes, 30 minutes. Diba, pag-uwi mo sa gabi, tanggalin mo muna medyas mo, pahinga ka muna 15 minutes, 30 minutes. Pag nakapahinga ka na, relax ka na, pwede maligo ng, recommended ko, maligamgam na tubig. Pwede mainit, pwede maligamgam. Marami rin kasing benefit yung medyo mainit na tubig. Yung iba siguro malamig, di ba? Pero kung walang pera, wala tayong magagawa. Malamig o mag-init na lang tayo. Pag maligamgam kasi yung tubig, mas relax din yung pakiramdam. Okay? Mas relax, mas mainit. Kung maligamgam na tubig, maganda rin kung meron kang plema, may ubo, naluluwagan, may sipon. Lumuluwag kasi. Parang nag-i-steam inhalation kapag naliligo. Yan ang steam inhalation. Yung iba nga sa sauna, di ba? Pampaluwag din ng plema at pamparelax ng muscle. Okay? Another benefit nga, pag medyo maligamgam, mas marirelax kayo. So, ganun po. So, nasa sa inyo, kung ayaw nyo maligo sa gabi, wala naman tayong magagawa. Pwede naman sa umaga. Kung gusto nyo, wala namang kaso. Pero wala pong masama eh. Kasi yung sasabihin, magiging anemic, magiging ano ba, masisiraan na ulo, ano po ba yung mga kasabihan. Pero base sa pag-aaral, marami talagang benefit. So ituloy nyo lang kung anong gusto nyo and hopefully makatulong tong video para mas maliwanagan tayo sa tamang pag-alaga ng kalusugan. God bless po.